Isang mapagpalayang araw po. Bago po ang lahat, shout out po muna kay Happy Security Guard TV. Mabuhay po kayo. Naway magtagumpay tayo sa ating mga pagbablog, no? Bagamat sinasabi mo na itong ginagawa natin ay isang inspirasyon, sa totoo lang po, inspirasyon po sa atin ang bawat security personnel, no? Na ito po ang dahilan kung bakit po tayo nagbablog ng ganito, para po makatulong sa kanila, no? Mapataas yung kanilang, yung antas ng kanilang kamalayan sa security industry. Okay po? So, mabuhay ka, Happy Security Guard TV, at ingat po tayong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po sa basic security principles, o yung iba't ibang principles sa security. Ito po yung ginagamit natin, o lagi nating isinaalang-alang sa pagbubuo ng mga security programs, paggawa ng isang security plan, no, sa isang establishment. So lagi pong ito po yung sentro, no? At sa pag-iimbestiga rin, mga security investigation na ginagawa natin, isa rin ito sa nagiging batayan, itong mga security principles na to. Okay po? So unang principle po sa security is yung pagpapahalaga, no? Yung tinatawag na life over property, no? Tandaan po natin, sa security, kung halimbawa nagkaroon po ng isang sitwasyon na kailangang mamili ng isang gwardiya, kung buhay ba o ano bang mas mahalaga, buhay o ari-arian, no? Of course, ang pipiliin po natin yung buhay, no? Kaya nga po, pagka merong mga robbery sa mall, mga snatching, eh hindi po natin magawa na basta-basta barilin o paputukan ng isang suspect. Bakit po? Kasi po, isinasaalang-alang natin kung meron bang mga civilian, kung meron bang mga inosente sa crime scene, no? Na posibleng madamay kung sakali mang gagamit tayo ng dahas, no? O let's say gagamitin natin yung ating baril bilang pagsugpo sa isang kriminalidad. Okay po? So tandaan po natin 'yan, no? Life over property, no? Kaya nga po minsan may mga may-ari ng mga property, especially ng mga mall, na sa halip na pagsukbitin ng baril yung gwardiya, eh hindi na lang, kasi po mas pinahalagahan nila yung buhay, no? Isa pa, may mga pamamaraan naman din kasi diyan, especially yung mga holster, no? Para po hindi ma-identify kung may baril o wala, may mga special design po na ginagamit diyan. Okay? Yung iba kasing holster, makikita natin very bold, no? Malalaman mo agad kung may baril o wala yung gwardiya, no? Pero may mga design po ng mga holster na hindi mo makikita kung may sukbit na baril yung gwardiya. So yan po ay deterrent din, no? Para sa isang would-be perpetrator o isang kriminal na magdalawang isip, teka, may baril ba tong gwardiya o wala, no? So life over property. Pangalawang principle po yung tinatawag na ito po, no? There is no impenetrable barrier, no? Which follows that there is no absolute security, no? Ano pong ibig sabihin nito? Pansinin po natin, no? Kahit okay, sa macro level, no? Tingnan natin yung mga first world countries. They spend billions of dollars in terms of intelligence, no? Security intelligence. And yet, nagkakaroon pa rin ng mga pag-atake. Isa nga dyan, yung nangyari sa nung September 11, no? 2001, no? Yung 911 at kung tawagin, no? Yung pagguho ng Twin Towers at kasabay niyan ay pag-atake rin, no? Sa Pentagon, no? So, isang
kung titingnan mo, itong bansang ito ay superior in terms of military might and military intelligence. Pero nangyari pa din. Oh. Dito naman sa Pilipinas, may mga mall robbery, no? Bank robbery, no? Pero makikita mo minsan pag inassess mo yung isang sitwasyon or installation, isang establishment, makikita mo na napakahigpit, napakaayos, di ba? Ng kanilang mga protocol, and yet napapasok pa rin. Okay? Kasi nga po, ito po yung isa sa mga principle, no? There is no impenetrable barrier, no? There is no absolute security. Di ba? Hindi ko mo maipit yung mga gwardiya, bugbog ng CCTV yung isang lugar, napakataas ng bakod, eh hindi po pwedeng maging complacent o maging kampante po ang isang establishment. O tayo po na gumagalaw dyan, na nangasiwa ng seguridad dyan, hindi po tayo pwedeng maging complacent o maging kampante dyan, no? So, dapat po, no, isa po sa mga panuntunan ay nire-review natin yung ating mga security programs, no? Security systems should be tested, should be maintained and tested, no? So, dapat yan nire-review every year, kung kasi dapat kasi hindi naman po fix o hindi naman po stagnant ang realidad, no? Ang sitwasyon po ay gumagalaw, nagbabago. So dapat nag-a-adapt po tayo, no, sa nagbabagong panahon, no? Yung ating security systems, no, yung ating security program ay dapat nag-a-adapt so doon sa mga nagbabagong sitwasyon in terms of security realities. Okay po? So tandaan po natin 'yan, no. Gaano man kahigpit, no? Gaano man kataas yung bakod mo, gaano man kaganda yung iyong sistema, no? There is no impenetrable barrier. There is no absolute security. Okay po? Then number 3, each installation is different, no? So walang establishment na lalatagan mo ng parehong security program. O, tandaan po natin, no? Sa bawat establishment, may mga pagkakaiba yan ng circumstances, no? They have different circumstances, different set of values and priorities, di ba? Especially nature of business, no? Magkakaiba yan, no? Environment and resources. And of course, dahil nga iba-iba sila ng priorities, iba-iba ng requirements, no? Especially yung mga empleyado, even sa let's say dalawang establishment na pareho ang nature of business, no? Let's say mall o bangko, eskwelahan or what, no? Kahit sabihin mong pareho 'yan, hindi mo pa rin pwedeng latagan 'yan ng parehong security program. Ha? Bakit? Kasi iba po ang kung let's say pareho man ang nature ng business 'yan. Pero iba rin ang environment niyan. Ikalawa, iba-iba yung antas ng kamalayan, no, ng bawat empleyado niya. Hindi naman ko mo pa ito yung empleyado nung kabila ay ganun din yung hindi po, no. Magkakaiba po 'yan. 'Di ba? So, unang-una diyan yung antas ng kultura, ng kamalayan, ng security culture, yung security consciousness, no, ng bawat empleyado, magkakaiba po 'yan. So, dahil magkakaiba 'yan, iba po ang kanilang security requirements, no? Hindi po pwedeng naglatag ka ng security program, ito yung nilatag mo kay A, ito rin yung nilatag mo kay B, ito rin yung nilatag mo kay C. Hindi po pwedeng, no? So dapat yan po ay nakadepende doon sa actual na security realities nung ginagalawa nating establishment. Okay po? Security must be a design in depth, no? Ito po yung tinatawag na defense in depth principle, no? So, paano ba ito, no? Sabi nga natin kanina, there is no absolute security, no? There is no impenetrable barrier. Bakit? Kasi tandaan po natin, pag tayo po nagsiset up ng security program or security system, lagi nating isasaalang-alang na dapat yan ay merong tinatawag na security layers, no? Let's say, minsan, no,
magtataka ka. Sa isang subdivision, no, let's say may gwardiya. Sa pagpasok mo ng subdivision, may gwardiya. Pero, may roving guard, may gwardiya sa gate. No? Pero minsan, nagkakaroon ng mga nakawan. No? May mga nawawalan ng motorsiklo, di ba? Nagkakaroon ng nakawan akyat bahay, di ba? Mga ganyan. So, bakit nagkakaganon? Minsan, ang kadalasang maririnig natin sa mga homeowners, ano ba naman yung mga gwardiya na yan? Walang kwenta. Hindi nagbabantay ng maayos, napapasukan tayo ng mga kawatan. Di ba? O ngayon, pagka tinignan mo naman yung lugar, may gwardiya nga, no? May roving guard sa gabi. Pero pag tinignan mo yung kabahayan, parang mababa yung level ng security consciousness ng mga nakatira. Bakit po? So, yung kanilang motor, kaya pala nananakaw, iniiwan lang sa labas. Wala silang bakod. No? May provision naman para bakudan, pero hindi nila ginawa. Okay po? So, isa po yan sa mga, ito yung sinasabi natin, no? Kung ang isang subdivision, let's say, ilagay na lang natin sa ating personal na setup. Makita mo may gwardiya yung subdivision. Ba okay, kasi nakokontrol. Pero hindi mo pa rin dapat ipagkatiwala yung iyong mga gamit, let's say motorsiklo yan or sasakyan yan, na basta lang unguarded, no? Nasa labas lang ng bahay mo. Diba? Kung may provision yung kinuha mong bahay, may provision yan, eh di bakuran mo, lagyan mo ng bakod. Diba? At doon mo ipasok yung iyong motor, yung iyong sasakyan. Diba? So, lagyan mo ng padlock, ng maayos na padlock. Diba? Kasi, kahit sabihin mo may gwardiya, kahit sabihin mo may security protocol na pinapagtupad yung subdivision guards, no? Kung yung mga ano naman inandyan lang sa labas, wala ring ano, wala ring silbi, no? Sabi ko nga no, kung determine yung gagawa, no? Kung determine yung gagawa ng pagnanakaw o yung gagawa ng masama, no? Eh kahit anong higpit po, no, ng security installation, kaya pong lagpasan 'yan, kaya pong pasukin 'yan. Ganon din po sa setup natin. So, merong sa mga establishment naman, no, may perimeter. 'Di ba? Kung yung perimeter mo bago pa pumasok ng ano, may mga CCTV diyan, may gwardiya ka diyan. Tapos pagpasok, merong kang sistema sa pagsala ng mga customer or na empleyado. So, 'di ba? So dapat dito sineset-up natin, yung, sabi nga yung security layers, merong prevention system, may detection system, at may response. Ano po ibig sabihin niya? Prevention system, merong screening. No? Let's say, medyo ano, may mga papasok dyan, i-screen mo muna para kanino ka ba, para saan ka ba, anong purpose mo. So yun yung prevention, para maiwasan yung pagpasok ng mga customer o ng mga tao na walang, ano, walang official business doon sa establishment na binabantayan po natin. So, yun yung prevention. Okay? Preventive aspect. No? Yung detection system naman, ano po yan? So, meron tayong system of recording. Diba? May mga visitors logbook tayo. Meron tayong visitors pass. No? Meron tayong CCTV. No? So, that is part of a detection system. Okay po. Sa mga highly critical na ano, may mga lalo na ngayon, no, may mga biometrics, di ba? So minsan bago ka pumasok yung mga high-tech, mga highly critical na establishment ngayon, pagpasok mo pipirma ka ng ano ng visitors logbook, automatic, no, may nagka-capture sa iyo na camera, no? So nandoon agad yung iyong detalye, di ba? Okay? So lalo ngayon sa panahon ng COVID, ba, meron tayong mga QR code. So that is that form part of ano detection system. Okay po. So prevention, detection, and of course, just in case nagkaroon ng intrusion, di ba? Meron kang prevention na lusutan, may detection system ka na lusutan. So dapat meron tayong response system. Di ba? Paano ba riresponde yung establishment
through their security personnel. Diba? So, paano natin i-handle yung isang sitwasyon na kung saan nagkaroon ng intrusion? So, ito po yung sinasabi dyan. Yan po yung tinatawag na defense in depth principle. Maayos na nakalatag yung security layers, no? Nakalatag ng malinaw yung ating prevention, detection, and response system. Okay po? Number 5 is yung tinatawag na security from within and without. Bakit po, no? Bakit security from within and security from without? Because risk may come from within and from without. Diba? Kung minsan, kahit gaano kahigpit ng ating mga gwardiya, kahit gaano kahigpit ng ating mga protocol, mga security systems na ipinatutupad ng ating mga gwardiya, no? Kung halimbawa yung ating mga empleyado naman, no? Matatawag nating mababa yung kamalayan, no? At kung paminsan at kung bukod sa mababa ang kamalayan, yung nagiging kasangkapan pa, no? Because ito yung mga tinatawag na dishonest employee, no? So sila pa yung nagiging, sila pa mismo yung gumagawa ng pagnanakaw, ng hindi maganda sa kumpanya. Kahit gaano po kahigpit yan, no? Yung ating mga pinaggagawa dyan na protocol. Kung ang mga empleyado natin, diba, sila mismo yung gagawa, wala pong kwenta yan. So, ito po yung, yan po yung ano, tinatawag na, ano, diba? Kaya nga nagkakaroon ng internal theft. Diba? So, mahigpit tayo sa external security system, pero yung internal natin, sala. Bakit? Kasi empleyado mismo yung ginagawa, yung gumagawa, no? Tandaan po natin yung empleyado. Dapat po katuwang natin sila sa pagbabantay, no? Kung ano man yung iniingatan natin sa ating mga kumpanya, no? And lastly, yung pang-anim po, no? In relation dito sa pang-lima, ito po yung tinatawag na security is everybody's concern. Diba? So dapat yung security protocols, yung security systems must be imbued, no, to all employees, no, from rank and file up to the high ranking officials of the company. So hindi lang po dapat inaasa natin yan sa ating mga security personnel, no? Lalo na ngayon, no, nasa ilalim tayo ng pandemic, kasalukuyang bumabangon pa lang ang ating mga ekonomiya, ang ating ekonomiya, no, at yung mga kumpanya kasalukuyang naghahanda pa lang sa kanilang pagbubukas o pagbangon. Kadalasang naapektuhan diyan is yung security industry, security personnel. Bakit? Kadalasan kasi normally ang tingin ng mga may-ari ng kumpanya, security is an expense, no? Deploying or posting a security guard is an expense. Yan ang kadalasang tingin, no? So kaya nga itong mga panahon na to, marami tayong nababalitaan na mga kumpanya na nagbabawas ng mga security guard, di ba? Oh. So the fact na nagbabawas tayo ng mga security guard, the fact din na dapat i-involve, o it's a must na dapat na i-involve natin yung ating mga empleyado, no? So dapat dito gumawa tayo, no, magbuo tayo ng ito yung tinatawag na security corporate culture, di ba? I-imbue natin sila, i-involve natin sila, iparealize natin sa kanila na dahil may ganito tayong kinakaharap, no? Ipaliwanag natin sa kanila na yung security ng kumpanya, ng establishment, hindi lang dapat iasa sa ating mga security personnel, kundi tayo mismo ay maging bahagi ng pagpapatupad at pagpapanatili ng kaayusan, no, sa pag-secure ng ating company. Ito yung sinasabi natin, no, ay yung sense of responsibility, no? Sense of belongingness, di ba?
i-involve natin sila dito. Diba? The fact na nagbabawas tayo ng mga security guard, no? Dahil sa medyo maliit pa ang nagiging kita ng kumpanya, eh dapat i-involve natin yung mga empleyado. Diba? Kasi pag ganyan ang sitwasyon, medyo mabigat po ang labanan, no? Diba? So, kahit naman din sa sarili nating pamilya. So, dapat habang bata pa yung ating mga anak, ininumulat natin na security is everybody's concern. Diba? Sino bang may gusto na halimbawa aalis ka, papasok ka sa trabaho mo? Eh, di ba ang gusto natin, kahit tayo nasa labas, kahit tayo nasa trabaho, gusto natin safe and secure yung ating pamilya. So, paano sila magiging safe and secure kung sila mismo, eh, hindi natin minumulat, no? Na dapat ganito ang gawin, na dapat, di ba? So, yung simpleng pagsasabi, di ba? Yung simpleng, ganito, huwag basta-basta magpapapasok sa bahay, huwag basta kakausapin ng sino man, di ba? So, dyan nagsisimula yung pag-angat ng security consciousness, no? So, sa bahay pa lang, sa tahanan pa lang, dapat, sa pamilya pa lang, dapat nagsisimula na. How much more sa isang malaking kumpanya, no? So, yan po yung mga security principles, no? Na dapat na ina-apply natin, no? Una, life over property. Okay? Number two, there is no impenetrable barrier. And it follows that there is no absolute security. Ikatlo, each installation is different. Okay? So, magkakaiba po lahat yan. Kahit pareho ng nature of business, magkaiba po yan. Okay po, pagdating sa security requirements or security program. Security must be a design in depth. So, yan po, pinaliwanag natin kanina. Defense in depth principle. Okay? Security from within and without, no? Bakit? Kasi sabi nga natin, yung hazard, yung risk ay nanggagaling din hindi lang sa labas, kundi maging sa loob ng ating kumpanya. And lastly, security is everybody's concern. Okay po? So, sana po ay nakapagbigay na naman po tayo ng insight kahit konti sa ating mga security personnel at hindi lang po sa kanila, maging po doon sa mga client representative, no? Doon sa mga kumpanya na nangangalaga o nangangasiwa ng kanilang security setup. Sana po nakapagbigay kami sa inyo ng konting kaalaman po ngayong araw na to. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Stay safe, be alert, and be aware.